pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw nga po, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilipot dito sa Before Dagupan. At kasama ko po ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo. Hello, Amy. Ngayon, oyster yata pupunta natin, no? Opo, lilibutin natin. Ako, excited ako kasi first time ko kumakita ng oyster farm. Yeah, maganda ito. At ito is nasa river, no? Brackish, ibig sabihin may seawater, may galing dun sa ilog. Kaya po, sa ating mga manonood, ito po ang inyong dapat abangan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Dennis Tanay dito po sa Before Dagupan at nandito kami sa Oyster Station, Sleeper Oyster Station. Bali, dito dapat brackish pa yung tubig kasi ito yung seawater, no? Dito galing yung seawater, tapos dito naman yung tabang na tubig. Opo. So, pinakamaganda ba yung yung oyster dito sa area na ito? Opo. Maganda po yung tubo ng ng oyster. Dito kasi nga po, gaya na nabanggit nyo, brackish water siya. Ito yung Lingayen Gulf, tapos yung ilog na to, ito yung ilog na nakikita natin kung galing tayo ng Baguio City. Pag dumayan kayo ng Cannon Road, may ilog doon. Ito na po yon. Dito po siya lumalabas papuntang Lingayen Gulf. So dito nagsasalubong yung tubig tabang at tubig alat, kaya nagiging maganda yung mixture ng salinity para sa paglaki ng mga talaba. Dok, anong ginagawa nila ngayon? So ngayon po, ang ginagawa nila, nagkakabit po sila ng oyster spot collectors. Spot po, ayun ho yung mga baby oyster. Yung mga baby talaba na lumalangoy-langoy. So yung talaba ho, pag maliit pa siya, lumalangoy siya. Pero pag tumatanda na, nakalimutan niya ng lumalangoy, nakakapit na lang sa mga substrate gaya ng spot collectors natin. So dito, ilang spot collector ang binagay natin para at least dumami dito sa area? So, sa ngayon ho, ay nagkakabit kami ng mahigit 1,000 na spot collectors. Ito po kasi ay ibibigay namin sa aming client na taga San Fabian at taga Binmalay. Ito mga collectors na ito ngayon ay from Binmalay ho. So, pag may kumapit na po dyan na talaba, dadalhin po nila yan sa kanilang mga oyster growing sites at doon na po sila magpapalaki ng talaba. Oh, Emmy, ang ganda pala, no? Oo nga po. Sir, ang tanong ko naman, tayo natawag natin itong sleeper oyster. Anong pinagkaiba nito sa iba nating talaba na meron? Ang unang-una tinawag natin sleeper oyster kasi malaki siya. Mm-hmm. And ang hugis niya ay chinelas. Kaya ang tawag sa kanya ay talabang chinelas.
So, ang Talabang Chinelas, isa yan sa mga malalaking oyster. And ang bukod sa Talabang Chinelas, ang Pilipinas ay may iba pang mga oyster, yung kukong kabayo, saka yung tinatawag na palmites. So yung kukong kabayo, mas maliit siya. Kaya ang pinapadami natin dito ay yung ano, Talabang Chinelas or sleeper oyster. Paano naman po natin malaman kung ang hawak natin na talaba ay sleeper oyster? Sa hugis po ang ano, ang basihan. Ang basihan. So ang hugis po talaga ng Talabang Chinelas ay mas malaki siya kumpara sa kukong kabayo. Tapos medyo matulis po kasi yung ano yung shape ng ibang oyster. Itong pabilog. Kumpara dito sa may Talabang Chinelas. Opo. Ano ba unang proseso sa paggawa natin ng hatchery pa rin po tawagan natin, di ba, sir? Ito po ngayon ay nakadepende tayo sa natural na mga simil ng pinapanganak sa ating katubigan. Mm-hmm. So ito po ay walang hatchery. So dito ay nagpapakapit tayo ng mga lumalangoy-langoy na spot sa tubig. Mm-hmm. Pero po hindi po kasi lahat ng mga dating may similya ng talaba ay nagpo-produce pa ng similya sa ngayon. Oo. So kung mapapansin nyo, yung taga Binmali ay dito pa kumukuha ng similya. Kasi po may mga lugar kung saan di na nanganganak yung talaba sa kanila. Kaya sa ngayon meron pang mga area na may ganito pero darating ang panahon na kailangan na talagang i-supplement ng hatchery yung yung mga seed para sa talaba. So ang gagawin ng taga Binmali, no? Is ilalagay diyan tapos ilan month bago niya kukunin 'yon. So ililipat. Ayo po. Bali po ang ginagawa po mga after a month titingnan, i-check kung may kumapit na siya. Mm-hmm. Kung malaki na siya at may kumapit na, ready na po siya for grow out. Dadali na po siya sa kanilang mga rough na ganito rin ho yung hugis pero mas malaki. Ang size po noon ay nasa 9 by 6 meters. So doon, nakabitin din yung mga talaba at hihintayin siya na, ng up to 5 months para ma-harvest. Kasi curious ako kasi sabi ni Sir kanina, meron ng mga area na dati may talaba, ngayon wala na. Ano po yung mga reason kung bakit ganun yung nangyari? Ano po yan yung unang-una yung environmental degradation. Hindi na ho angkop yung mga pagkain na present doon sa tubig. Kaya yung kung mga nakman ay walang dumarating sa stage ng spot. Mm-hmm. And then isa pa yung pasok ng tubig. Kung minsan na sobrang alat na para sa mga baby talaba kaya hindi sila dumadami. So, yun po yung isa sa mga tinitingnan namin na potential problem kung bakit yung mga dating may spots, ngayon ay wala nang spots. So, pero kung lumaki konti yun, pag transfer doon, nabubuhay na sila? Opo, matibay na po sila once na surpass na yung stage na yun. Yung planktonic stage nila, medyo delikado pa sila. Yun ang critical stage? Opo, critical stage. Pero once na dumikit na sila, matibay na po sila. Kasi may pinapakain ba tayo dito o natural na talaga lahat na? Yun po yung kagandahan sa talaba. Kasi ho yung talaba ay hindi nagpapakain. Makadepende lang siya sa natural foods na nasa tubig. Kung yung tubig natin ay kaya nito na greenish ang appearance, marami pong planktons doon na pwedeng kainin ng talaba. Ang talaba po natin ay filter feeders. So pag mataas yung nutrient, mataas yung natural food, matataba yung ating talaba. Sir, may nakita ko, kasama ba yun? Yung mga kahoy-kahoy na yun, mga sanga-sanga, para din ba yun sa ating mga talaba o iba na yun? Ibang po ito, pamalakaya. Bali ito ay ginagamit ng mga, ng community para manghuli ng isda. Marami pala dito. So multi-use po yung area na ito. Sa before, itong floater. Opo. Yan, para sa ating mga oyster. Ang maganda sa talaba, isa doon eh, tinifilter din niya yung mga dumi, no? Para doon sa water, luminis, no? Opo. Yun po yung kagandahan ng pag-aalaga ng shellfish kasi kung polluted yung area, pwedeng gawin siyang mitigation measure para luminis yung yung tubig. So hindi lang ho talaba, kundi tahong din ho ay isang magandang commodity kung saan nagpi-filter ng nutrient from the water. Opo. Maliban sa similya, may mga grow out na rin kayo dito?
Meron po, kung minsan ho, naglalagay kami dito ng, ano, ng oyster para palakihin. And then, ang iba ho doon, yung gaya ng mga breeders na dinidevelop namin, dinadala namin sa Suwal, Pangasinan. Meron po kaming station sa Suwal at doon po namin pinapamature, pinapataba ng gusto yung aming mga breeders. Ito is ano, ang station dito ngayon is 1, 2, 3, 4, 5, no? So isang ganun, 1,000 ba? Isang, kaya po ang 1,000. So 4,000. Opo, 4,000 ang kayang i-produce sa, tama, 6 months? Ano ba ang alala mo? Dito po ay ano, mga a month lang. A month. Pag may mag-settle na. Tapos hintayin lang po natin na lumaki siya. Lumaki siya. Na pwedeng i-transport sa other place. One month lang dito. After na to, sir, yun lang talaga, puro beneficiary lang. Wala na tayo ibang kinagawa na. Yun po yung activity aming, for the oyster. Yun po yung aming activity, bale, dispersal ng mga oyster spot sa mga growers. Opo. And then, kung gusto nilang matuto on depuration para safe yung ating kalabang kainin, ay tinuturuan ho namin. Ano meron po kaming ano dito, model ng simple depuration plant kung saan yung oyster, pag kinonsume mo, ay hindi nasasakit yung iyong chan. Chan, oo. Diba, importante yun. Pag kumain ka, minsan, ay nadali ng talaba yan. Yun yung nag-uusapan. Diretso ko sa banyo. Tatanungin ako, yung talaba ba talaga sa gabi? Bawal kainin or pareho lang? Ano lang po yan, precaution lang. Kasi kung gabi, mahirap po mayayay papuntang hospital. Yan lang po yung ano doon. Pero kung matibay ang sikmura mo, susundutin mo siya ng alak, okay naman pong kumain ng talaba sa gabi. Oh. Or ibabad sa, ano? Sa suka. Suka. Oh. Eh, tinatawag natin ano eh, kilawin. Kilawin. Pero sir, ano ba yun? Sabihin, kaya sumasakit siya natin, malamig sa sikmura yung ano. Ano ba yun sabi mo kanina? Tamang yung inyong training sa pagkain? Ano yung term depuration mo? Depuration. Ano ba yun? Yung depuration po ay isang pamamaraan para matanggal yung mga bakterya sa tiyan ng talaba na makakasama sa atin. Oh. Kasi po, di po ba yung tubig, yung katubigan natin, connect-connecta yan hanggang sa taas. Yes. Gaya nito, galing pa ng Baguio City to. Mm-mm. So, marami siyang nawawash out na hindi kaya-aya sa ano natin, sa katawan natin. Since filter feeder yung talaba, may chance na yung nakakasama ay makakain niya and then makukonsumo din natin. Matatransfer sa atin, opo. So, nandyan yung E. coli na number one ano, problem na pwedeng makasira sa atin chan. Opo. So, balita ko, meron tayong beneficiary ngayon. Bibigay natin yung ating mga alagang talaba. Opo. Meron pong ano, project yung BFAR, NFRDI, kung saan ang pangalan ng project ay Technology Business Incubation. So ito po ay bigay ng BAR yung fund. And then ang purpose po nito ay i-train yung mga nagtatalaba na maging business-oriented. So ang role ho namin dito sa center ay mag-provide ng training and then similya para masimulan yung ano nila, business on talaba. Ito yung beneficiary natin galing Bimali. Bimali, oh. Ayan. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. Ilang sako ba yung dala nyong ano, shell dito? 150 na shells na papakapitan natin ng ano, ng oyster spot. Oysters. So, yan po yung mga empty sacks na. Maghihintay lang sila ng 1 month, babalikan po ulit. Kung may kumapit na. May kumapit na, yan. Okay. Ma'am, saan natin ilalagay pag dinala na sa inyo? Sa ilog po, ma'am, sa oyster rough. May rough din po. May rough din sa ilog. Yes, pero ilalagay din niyo sa sako rin? Or yes, ano? Sa sako ang rin. Travel. Kasi hindi po pwede sa ano, sa dami. Babaka, kaya, kulang. So, sir, matibay sila kahit na wala sa tubig, kayang ano? Opo. Mga ilang oras? Matagal ho. Kasi kung ito, example na lang, yung mga hatchery bred na oyster, binibenta yan sa ibang bansa na ano, nakabalot lang sa panyong basa. Mm-hmm. Tapos ipapadala nila sa FedEx o kung ano mang courier na meron. So, ano nyo lang, bibisikan nyo lang ng tubig habang nasa biyahe. Okay na yun. Ito din po ba ginagamit natin for oyster sauce? Hindi.
Yung mga ano na ho, yung mga malalaki na, yung mga matataba, tinatanggal ho yung ano no, yung shell, yung laman, kinukuha, pinapakuluan. And then, meron na tayong oyster paste after that. Yun na ho yung binibenta sa mga nagpo-process para gumawa ng ano, ng oyster sauce. Ah, ganun din. So, dito din talaga. Oh. Ma'am, sa inyo, ano ang gagawin niyo pag malaki na yung, ano, para saan po? Anong purpose po na inyong pag-aalaga? Sa amin po, ma'am, binibenta, may kumukuha kami along the highway or sa market din po. Meron din po nagbabiyahe from Bulacan para din dun po sa kanila. Emi, yung place nakita natin sa Vimali sa gabi, di ba? Maraming nagbebenta sa gabi. Nakagilid-gilid. Oh, doon na nakahilera. Oo, yung area ng Vimali. Ito yung tanong ko dahil nagbebenta. Magkano po ang presyo? Ngayon, as of now, ma'am, kasi mahal ang talaba. Mm-hmm. Sa 1,200 per sack. Per sack? Yes po. Aha. Sa isang sako, ilang kilo? Around 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos. Pero yung nasa so, kalsada na isang... mga along around 1 kilo lang po. 1 kilo lang yun. Magkano yun? 150. 150, oo. Mahal, mahal pa rin, 150. Oo, maganda ang presyo. Okay po. So, kayo ay babalik next month para naman po makuha na yung mga similya. Yes. Okay. Sige po. Ma'am, thank you po. Thank and you. Sir Dennis, pag-usapan natin yung... Defuration po. Doon naman tayo sa lipat tayo ng location, no, sir? Okay. Okay po. Salamat. Sa aming pagbabalik, masasaksihan niyo po ang sistema ng before dagupan sa paglilinis ng ating mga sleeper oyster. At hindi lang yung limited sa sleeper oyster, sa lahat po ng oyster na meron tayo. Kaya wala na po tayong problema para hindi na po tayo sumakit ang chance sa pagkain po ng mga talaba. Abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Ano po yung sinasabi natin kanina, defuration. So, itong system na to, ano po ang nagagawa nito, sir? Ito po, kasi gusto nating ano, maging high-end naman yung ating talaba. Yung hindi nga sasakit yung ating tiyan. Kaya sinasubject natin sila sa defuration. Mm-hmm. So, dito merong tatlong layer na kung saan ang capacity ay 50 kilos per layer. So, dito, ang model na to ay merong 150 kilograms na ano capacity para pasukahin yung ating oyster. So ang purpose ng depuration, yung mga dumi-dumi sa katawan ay natural na ilalabas ng talaba. And yun ay magiging safe na kainin na ng ating mga consumer. So from dun sa pan dadalhin dito, ilan araw siya rito sa sistema na ito? Maiksi lang po, ang ideal na oras ng pagde-depurate ay mga 24 hours lang po. Kasi po, ang gusto natin ay ma-maintain pa rin yung lasa ng oyster. Kasi pag natagalan siya sa ano, pagkakababad sa depuration tank, pumapayat na po yung oyster. So habol po natin yung good quality na masarap, kainin, malinamnam, and then safe na hindi sasakit ang ating tiyan. So ito, ano, seawater, brackish water pa rin? Opo, seawater or brackish water. And then, dumadaan po yun sa ano, series of filtration. Mm. So yung tubig ho dito, paikot-ikot lang. And dito sa taas, merong ano dito, UV light disinfection na nangyayari para mapatay yung mga bacteria from the ano, oyster. So ito is UV lang, walang filter? May filter po, doon sa bandang side na yun. Mm. Ah, dito. Opo. Dito yung filter. Opo. So pinapump niya pa, akyat. Bakit to? Sir, ito sa taas, UV, tapos ito yung unang kahon. Itong pangalawang kahon, abot ng UV light? Di po. Ang sinasubject lang natin sa UV light ay yung tubig. So, tubig. Parang ang mangyayari, magsha-shower lang yung mga oyster natin. Lalabas dito yung ano, yung shower ng tubig para makapag ano sila, matiwasay na mailabas. Opo. Yung kanilang mga kinain. So, ang ginagamit lang pala ito, ito, saka ito, para dun sa oyster. Ito, ang laman ay tubig. Okay. So, yan, kasi kung gusto mo ng safe na oyster kainin, lagay natin dito. Oo, ganun lang. Pang maramihan, no? Opo. Saan po natin ito, parang, pinopropose na gamitin, sir? Ito, malakihan to eh.
Intended po ito sa mga institutional retailers gaya ng mga restaurant. Kasi unang-una, kailangan ma-improve yung quality ng oyster at maging safe para sa mga consumer. And kung ito ay gagawin ng mga growers natin, sila mismo yung magdi-depurate, madadagdagan yung value ng kanilang ano. Merong value adding na magaganap sa kanilang mga talaba. So ito pong sistema ay pinopromote po ng BFAR para kung sino man yung gusto na mag-adapt. So modular po siya para kung sakaling pagdating ng araw gusto niyang mag-expand, gagawa na lang ho ng another module. So yun po yung ano, yung design na po ito. Ayan, hindi mo na sabihin na dali ako ng talaba. Okay po, thank you po Sir Denny. Kasi ito ano naman po yung mga hindi nyo makakalimutang experience dito sa oyster farm na nabisita natin. Imagine eh, ano, yung filter pala. Ito yung nag-filter ng mga dumi doon sa area, no? Kailangan natin ito kasi kung may alaga ka ibang isda, at least ito tinatanggal yung mga dumi. No? Opo, makakatulong ito sa mga palaisdaan kung meron, no? At saka nalaman ko kasi, no, na ito palang sleeper oyster, ito din yung ginagawang paste hanggang sa maging oyster sauce. Yes. Imagine, ganun kasarap ito. Kaya nga, maganda na maparami pa po natin ito. Oo, kailangan natin ito. At least, madali, no? Madali palang ialaga ito, no? Opo, at kanina nga po may binigyan tayo na beneficiary. Oo, and ito is taga San Fabian pa. Ay, galing sa ano pa? I think Gimare, no? Oo, at sana po ay mapadami pa po nila yung mga oyster para po maganda ang kita, maganda ang ali, at tuloy-tuloy po ang pagdami po ng oyster sa ating bansa. Ako alam ko, sir, mataas din po ang demanda to eh. Yeah, mataas, no? And ang masarap dyan is yung kilawin. Ay, ako! Pagka dito sa Pangasinan, yun ang paborito, yung kilawin na oyster. Opo, at sa mga kasama natin sa Agri, isa lang po yung sleeper oyster na may pinakita sa BFAR Dagupan. Marami pa po kayong makikita, kaya abangan niyo po ang aming mga susunod na episode. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Uy, tayo na mga kababayan. Agri Ako Dyan.